Good morning, Atomians! Ayan po, kaway nga po ulit yung mga bago. Ayan, welcome po sa Atomy Philippines, and I hope itry nyo po yung products po namin or natin so that you will be experiencing po yung na-experience namin na benefits, yung beauty and health po. Ayan, eh yung mga lumang bago po. Meron po? Ayan, welcome back po. Maligayang pagbabalik. Sana po tuloy-tuloy na po yan. Ayan po. And today po, we will be discussing our products, namely yung Atomy Caldero. And we have potato ramen. And we also have our dish detergent. But before that, you have to be a member first and then ask your sponsor po for your ID number and your password so that you can log into our official website po, yung www.atomy.com/ph, and then you will be seeing there kung ano po yung ino-offer ni Atomy. We have personal care, may healthcare po tayo, meron po tayong cosmetics, meron po tayong food and etc. po. And next, and our Atomy's concept is mastige. Kung nakikinig po kayo kanina at hindi po kayo natulog, na-discuss po yan ng ating CEO kung ano po yung concept ng ating company po. Bulungan nyo po, sponsors, yung mga katabi nyo dyan, sabihin mo makinig ka kasi may pa-premyo si Atomy. Ayan. Kasi pag na hindi ka po nakinig, hindi ka po makakatikim ng blessing mamaya, okay? Our company's concept is mastige. Mastige kasi it is a combination of mass and prestige. Kumbaga, we are selling a prestigious product at low prices. Sa Tagalog naman po, prestisyosong produkto sa pangmasang presyo, okay? Next. Diba sa Atomy po, or dun sa groceries or supermarket, bumibili po tayo, lumalabas yung pera natin, meron pong bumabalik? Wala tayong napapala dun, diba? Pero kay Atomy po, hindi lang po tayo tinuturuan na maging wise consumer, kundi binabalik po lahat yung mga ginagastos din po natin kasi lahat po ng mga products natin kay Atomy, may mga corresponding points at dyan po tayo magkakapera. And now, if you are ready to do the business po, ikakayaman po natin yan later. Hindi nyo po ba papalakpakan yung concept ni Atomy? Diba ang ganda-ganda po kasi ng concept na ginawa para ma-experience po natin yan. Okay, today's featured products po, kagaya ng sinabi ko kanina, our Atomy Healthy Caldero or yung Atomy Medicook, and we also have our healthy potato ramen, yung mga mahilig po sa noodles dyan, and we have our dish detergent. Kaya ang gagawin nyo lang po, itry nyo lang po nang itry yung mga product para po maging mas maganda po yung sales nyo at kailangan user po talaga kayo para kayo ay maging ganap na ano po? Pusher. Ayan, hindi naman po kayo matutokhang dyan, kaya okay po yan, di ba? Mas mabilis pong mag-push ng product kung ikaw po mismo ay gagamit nung product po, okay? So let's take a look of our product po. Sino po yung mahilig magluto? Kokonte yan. Ayan, pareho po tayo. Mamaya may kaldero kayo kay ano, Manager Kim, kaso wala po siya. Ayan. And sino po yung mga hindi mahilig magluto kasi hindi marunong magluto pero wagas kumain? Ayan, buti naman ko, konti lang. Ayan. So, wala na po tayong problema. No worries po kasi ang Atomy Medicook po natin, if it's impossible for you to cook kasi hindi ka marunong magluto, ang Atomy Medicook Caldero po will make it possible for you and easier for you to cook po. Kasi yung caldero po natin, even if you do not use food enhancers, kagaya po ng monosodium glutamate, or yung MSG, or yung mga mahilig pong maglagay ng broth cubes, mga ganun po, hindi nyo na rin po
kinakailangang lagyan yan dahil habang pinapakuluan po natin yung nilulutot po nating meat, lumalabas po yung natural na lasa ng ating niluluto. So asin lang po yan, paminto or any spices ang ilalagay nyo, malasang malasa na po. Kaya yan po yung magiging good news po sa mga hindi marunong magluto. Mai-experience nyo po yung magic ng kaldero po natin. Magiging masarap po tayo yan. And yung ating wok po or medicook wok is 5.4 liters po yan. 4 inclusions. And ano po yun? Yung wok po mismo, may cover na siya. Meron po siyang kasamang frying rack and may kasama rin pong steamer. So pwede po kayong magluto dyan ng siopaw, yung siomai, or pwede rin po kayong mag-roast ng whole chicken. Ayan, matitikman nyo po na kahit po ang ilalagay nyo lang doon sa whole chicken, lemongrass lang at saka asin, sobrang malasang malasa na po yung lulutuin nyo po. So, ano po yung fav sa medicook po natin? Yung fav po is dapat i-consider nyo po kung bibili po kayo ng mga products, you have to consider po yung fav. Yung features, yung advantages, at saka yung benefits na makukuha po natin sa mga products na kailangan nyo pong kunin. So, in our medicook po, 5-layered, 3.5 millimeter ang thickness po niyan. So, sobrang makapal. May mga nakikita po kayo na 3-layered lang, pero mas okay po talaga yung 5-layered. So, kung bubuhatin niyo po yung kaldero natin, takip pa lang po niyan, mabigat na po. Kaya good luck po talaga sa ingrown niyo kapag nabagsakan niyo po yung mga paa niyo. Ayan. So, dapat mag-ingat po. And 316 stainless steel po ang gamit natin. Our caldero is a high-end stainless steel caldero po, or yung tinatawag po na first grade po na stainless steel surgical stainless. Ito pong stainless steel po na ito is ginagamit po siya for medical applications po. So meaning 100% po na safe po siya for human. Kaya nga yung mga iba po, diba, napapansin nyo po ngayon, may mga kabataan po na ngayon na bata pa lang po, ang lakas na po ng kanilang memory gap. Kasi kapag nasa loob po ng bahay natin, at least alam nyo po kung ano po yung kinakain nung mga anak po ninyo. Pero once na lumabas na po yan, pumasok sa school, kumakain na lang po sila kung saan-saan. So alam niyo po yung point-point na kainan, yung turo-turo, ayan, yung mga ginagamit po nilang kaldero doon, it is made up of pure aluminum na kapag pinakuluan po ng pinakuluan yan at hinihigop po natin, nag-trigger po yung kahit bata ka pa, nagkakaroon na po ng Alzheimer. Kaya yung ibang mga bata po, bata pa lang, nagkakaroon na ng pagka-ulyanin. So kailangan maging careful po tayo sa paggamit or pagbili po ng mga cookwares po natin. And all 5-fly technology po ang ginapin. Ibig sabihin, yung ating pong kaldero, pag titignan nyo pa dahil sa sobrang kapal, 5-layered po ang nakalagay dyan. At kung mapapansin nyo po, yung pinaka-first, pwede nyo pong i-zoom, sir. 3.16 stainless steel yon. Tapos meron siyang kasamang, sige pa po, doon sa 5-ply technology, sige pa. Ayan. So, meron siyang kasamang aluminum, bali tatlong magkakapatong na aluminum. Kasi isa po sa member po natin, plano kasi niyang bumili ng isang set. So, sabi niya sa akin, Miss Jen, akala ko pure na stainless yung kaldero natin kay Atomy. No worries po kayo dyan kasi pag pure na kaldero or pure na 316 stainless steel po kasi ang ginagamit, hindi po kasi siya basta-basta umiinit at saka hindi even po yung pagkakaluto kapag hindi siya na base po ng aluminum. Kaya safe po. Ang purpose po niyan, kaya po nila ginawan ng paraan para lagyan po ng aluminum is para po ano, para po mas even po yung pag-cook at saka yung pag-init. So kailangan i-consider nyo po na aluminum, stainless steel aluminum core po. Yun po yung purpose po ng ating paglalagay. Nasa loob naman po yan, hindi naman po siya mismong nasa out, yung inner, yung pinakaibabaw niya at saka yung pinakailalim. And maganda rin po kasi mas magnetic stainless steel po yung gamit. So ano po yung difference ng magnetic stainless steel tsaka sa non-magnetic? Kapag sinabing non-magnetic stainless steel po, mas mataas po kasi ang
nickel content yan at nakakasira po yan sa katawan natin kasi mataas po or naglalabas po yan ng mataas na o yung tinatawag nilang sakit na allergenic at saka yung carcinogenic na nagkukos po ng cancer. Kaya sabi nila, ang arte-arte naman ng mga kaldero na yan, napakamahal. Pero kung i-research nyo po siya, ang benefits po, hindi po kaartehan yan. Investment po. Kagaya po ng sinabi ko noon, yung pagpapaganda natin, it is not a luho. It is an investment, lalo na ngayon na nandito po tayo sa ganitong klaseng business. And hygienic and sturdy handle din po. Pagdating po sa handle, mapapansin nyo po, wala po siyang screw. Ginamitan po yan ng spot welding. At pagka tinignan nyo po yung ibang kaldero, gamit po siya ng tornilyo, diba? So nagkakaroon din po ng rusty or yung tinatawag na kalawang. So yung sa atin po, sobrang maganda kasi meron din po siyang resistance doon sa corrosion, yung mabilis na pagkasira ng kaldero. And convenient weighing scale dahil po meron po siyang scale. Madali nyo lang pong masukat yung inyong niluluto. At pagdating naman po sa pagluluto, since na-even po yung maganda po yung heat o yung thermal heat po ng kaldero natin, hindi po nasisira yung nutrients nung vegetable na niluluto nyo. Kasi once na binalatan na po kasi natin yung vegetables natin, maraming tubig, tapos too much hot po yung pagluluto natin, tapos kulo lang ng kulo, tapos in-overcook nyo pa po yung vegetables nyo, wala na pong nutrients na makukuha po dyan sa pagkain po natin. So, tapos very, pagtitignan nyo po yung style niya po niya, very European style. At yung manufacturer po natin, yung gumawa po ng kaldero natin is gumagawa din po ng mga luxury na cookware, yung mga mamahaling mga kaldero. At kapag ka ikaw is hindi sanay po sa mga ganong klaseng kaldero, sasabihin mo talagang hindi ako bibili niyan kasi hindi practical. Kaya lang kung meron ka pong budget talaga, bibili ka. Compared po sa mga products po ng high-end na mga stainless steel kaldero, mas mababa pa rin po yung presyo natin. Kasi naging agent din po ako sa isang high-end na kaldero. And would you believe na ang isang kaldero po sa mga luxury na kaldero is isang piraso lang, nagkukos na po siya, nag-start na po siya ng 30,000 pesos. So, diba, sobrang maluho, talagang luxury, ano po talaga siya na kaldero na kailangan mo munang i-CI yung client mo bago mo siya ka magpre-present nung iluluto mo sa kanila para lang ma-encourage po sila na bumili. So pagdating po dyan, sobrang maganda po yung gumawa ng kaldero natin dahil hindi po basta-basta yung tagagawa ng kaldero natin. Ine-export pa po yan sa mga sobrang mga mamahaling cookwares. And the good thing is, lifetime warranty po yung kaldero po natin. Pagka nasira or pagka nagasgas or marami pong mga dumi-dumi yung kaldero nyo na po or gusto nyo pong parang bago siya ulit, ibigay nyo lang po kay Atomy, yung company po natin, ipapalinis po nila yan. Ang gagawin nyo lang po, babayaran nyo lang po yung shipment and then ibabalik po sa inyo. Presto, bago po ulit yung kaldero nyo. So, di ba dapat pinapalakpakan po yan dahil free yung kanyang cleaning. Ang gagawin nyo lang, babayaran nyo lang po na yung shipping. And yung high quality po niyan, sobrang mababa po yung presyo pero quality naman po yung price. So yan po, na-discuss na natin yan. So yung heating instruction po niyan, kailangan po mag-start po kayo sa medium. Painitin nyo muna yung kaldero po bago po kayo maglagay para matest nyo po yung heat or yung kaldero kung pwede na po siyang lutuan. Kapag nagpatak po kayo ng konti at mabagal po yung pagkatuyo niya, hindi pa po siya pwedeng lutuan. So kapag mabilis pong pumatak yung nilagay nyo, yung tinalsik nyo na water, mabilis nag-dry, po pwede nyo na po siyang lutuan. Especially kung yung mga gusto pong magluto ng sunny side up na egg. Ayan. And bago nyo po siya gamitin, kailangan po linisin nyo muna. Pakuluan nyo po siya ng may suko or yung with vinegar para po hindi siya basta-basta madumihan. And then, lilinisin nyo po siya ng ating Atomy dish detergent. Okay, para po linisin yung kaldero natin, di ba minsan, pag napapansin nyo po, para po siyang nagre-rainbow or may mga konting stains. Kapag po, ang ano po niya, ang lilinisan nyo po yung pinakalikod, yung pinakalabas po niya, sorry, magpapakulo po kayo ng 2 tablespoons ng vinegar para po malinis yung labas. At yung sa loob naman po niya is,
pupunasan nyo lang po yan ng may suka. So basain nyo po yung ano, yung cloth, punasan nyo po yung outer space ng kaldero nyo para po makintab po ulit at ma-maintain po yung pagkabago ng kaldero po natin. Once na may mga brown colors naman po or yung may yung fire stains, maglalagay na po kayo ng soda. Pakukuluan nyo na po yun. And then, yung mga sobrang dark na rin naman po is magpapakulo po kayo ng with soda pa rin na may tubig. Approximately po nasa 5 to 6 minutes po ang pagpapakulo niyan para po totally mawala at hindi po kayo mahirapang maglinis. Okay, for our ano, kung meron tayong kaldero, meron din naman po tayong iluluto. Sa mga ramen lovers po dyan, meron na po tayong healthy potato noodles. At alam niyo po ba na yung ordinary noodles na kinakain po natin is yung consumption ng pag-excess po natin, ng pagkain po natin ng noodles, di ba maalat po yun? So nagko-cause po yun ng metabolic ailments, kagaya po ng hypertension, high blood, cancer, dahil sa sobrang alat po nun. So kailangan i-discourage nyo po yung family nyo na as long as possible, wag na po kayong kakain ng mga ordinary noodles. At ang hindi po maganda yan, bloated po yung chan nyo, lalo na kapag dinner po na kakainin nyo po yung ating ordinary noodles. While in our Atomy potato noodles po, since na patatas po, gawa siya sa patatas, kahit po dinner nyo po siya kakainin, kinabukasan po, hindi po basta-basta bloated yung chan ninyo. And wala pong kasamang MSG dyan or yung monosodium glutamate. Perfect po yan sa mga nagmamadali po lagi para po ma-fuel po yung ating body at saka ma-energize din po yung katawan po natin at saka yung brain po natin. Hindi kayo papasok na gutom na gutom. And ano po yung meron sa ating Atomy noodles? So it is a combination po ng vegetable flakes, kagaya po ng shiitake. Meron po siyang carrots, may onions, and ang isang package po niyan, naglalaman po yan ng 5 na potato. So pagdating po sa cholesterol content niyan, mas safe po na kainin po natin yung Atomy noodles. Kagaya ng iba, diba, gusto nila glass noodles lang, rice noodles. Yung sa atin naman po, potato. Kasi yun po yung mga klase ng mga noodles na mababa lang po yung cholesterol. So kung nagda-diet ka, okay lang din po na kainin nyo po ito. And ang maganda po dito, kahit po hilaw siya or hindi nyo po siya lulutuin, pwede nyo po siyang kainin kahit hilaw. So i-replace nyo po yan instead of eating po nung junk foods, eto na lang po yung kakainin po ninyo. Okay, may kasama din po yan na red powder, yung maanghang po. So kung ayaw nyo po ng sobrang maanghang, lalo na kung may bata po, pwede nyo po yung i-replace dun sa soy sauce. Or kung meron po kayong Atomy soy sauce, yun po yung ilalagay nyo po. At ang maganda, marami rin po siyang content ng fibers kasi meron po siyang 6,000 milligram ng fiber. So pagdating sa panunaw po, madali lang din po siyang matunaw. Kinabukasan, hindi po talaga masakit yung chan nyo or disturb yung chan po natin. So 24 pieces po yan sa isang box, 1,790. And ang laki din po ng points, 5,200 points. Okay, pag natapos na po kayong kumain, syempre suhugas naman po tayo ng plato. So, di ba? Sunod-sunod po. Ang ganda po nung binibigay sa atin ni Atomy. So, nature-friendly po yung ating dish detergent. The good thing is, meron po kasi siyang antibacteria. Kaya, pwede nyo pong gamitin yan sa mga cookwares nyo po, sa mga plato, kutsara, as in talagang matatanggal po yung bacteria niyan. And isang patak lang po, sangkatutak na po yung lalabahan nyo. Ay, hindi pala. Nakikinig sila. Tumawa agad eh. Yun, isang patak po, sangkatutak na po yung huhugasan nyo po dyan. And since na antibacteria po siya, kahit na ilapag nyo po doon sa may lamesa nyo po, hindi po yan basta-basta rin po magkakaroon ng bacteria. And coated po siya as class 1. Pag sinabing class 1 detergent po, yan po yung mga sinasabi nila na pwede nyo pong ihugas sa mga fruits nyo po at saka sa vegetables nyo po. Hindi po siya makakasira sa chan. Pagka ano po, pagka syempre paghuhugasan nyo po, diba, medyo mabula siya,
1 minute nyo lang pong ibababad, huwag nyo po siyang i-overbabad. Kasi pag sobrang babad na, parang nahuhulas na po yung mga dahon na ibababad nyo or lilinisan nyo. So 1 minute lang after that, hugasan nyo po ulit ng tubig. Okay, so ano po yung functional ingredient po nung dish detergent po natin? May orange po, calamansi, at saka tangerine. Kaya pag inamoy nyo po siya, hindi po siya yung malakas po yung amoy or masangsang. Yung talagang ano lang, normal lang dahil fruits or plant-based po yung mga ginamit. And saan nyo po pwedeng gamitin? Kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi lang siya naka-design sa kaldero or sa plato. Pwede nyo yung hugasan yung broccoli nyo na parang medyo nagsobrang white siya or parang paano na, yung malalanta na, lalo na po yung mga dahon-dahon, nagkakaroon po ulit yan para po siyang bagong pitas ulit, lalo na yung ampalaya leaves natin or yung madaling maano po, malanta, kaya po niyang buhayin ulit. So parang fresh po ulit yung ating vegetables. And na-discover ko po, nakwento po ng aking isang friend na yung ating dish detergent pala is pwede nyo rin pong gawin body cleanser. Kasi sabi po niya, ang sabi po, nung naubusan sila ng body cleanser, ni-replace po niya yung dish detergent. Kasi sabi niya, nung ginamit ko kasi yung dish detergent na yan, dati pag inamoy daw po niya, melon amoy. Ayan, amoy shawarma or amoy ano, hindi natin alam. So, nung ginamit po niya, wala na daw pong amoy. Hindi po siya yung parang amoy maasim. Kaya po pwede po, kasi ang ingredients naman po kasi niya is calamansi at saka yung tangerine po. So, pwedeng-pwede pong i-replace yan. At nagamit ko rin po pala siya sa banyo po. Ang ganda rin po niyang panglinis doon sa sink po natin. Yung sa CR po, ang ganda rin po niyang panglinis. I-try niyo po. Okay, tapos paano nyo po siya gagamitin? If you're planning to dilute it with water po, see to it na hindi po siya magagamit kinabukasan. Kailangan, kung lalagyan nyo po yung dispenser nyo po ng tubig, kailangan gamitin nyo na po within the day para hindi po makontaminate yung inyong dish detergent. Lalo na kung ilalagay nyo po siya or panghugas nyo po sa vegetable nyo. Kasi yung water po natin, hindi natin alam kung safe po siya dahil contaminated din po kasi yung water na nanggagaling minsan sa tap water po. So, 1 kilogram po yan. Kailangan bumili na rin po kayo ng dispenser po natin po para po hindi po maitapon lahat. Kasi minsan, di ba, sa kagustuhan konti lang, minsan natatapon natin lahat. So, sayang po. So, as long as possible, huwag nyo pong lalagyan ng tubig kung hindi nyo po siya gagamitin kaagad. Okay? So, ito po yung reason nakakuha rin po siya ng certificate. Pumasa po siya sa National and International Health Institution. Kasi po yung cutting edge, yung technology na ginamit po dyan, sobrang maganda rin. Yung quality rin po na ginamit po sa ingredients, talagang plant-based, herbal po, natural, walang chemical base, and eco-friendly din po. Non-irritative, lalo na po yung mga medyo sensitive yung kamay, hindi po talaga siya nakakasugat-sugat ng kamay. Kasi may mga kamay po talaga na kahit dish detergent lang, nagsusugat po talaga yung kamay. And FDA registered na rin po yung ating dish detergent. Okay po, so that ends our product intro po. And I hope po, itatry nyo po lahat yung mga product po natin. It is just a matter of change. Kung ang financial status nyo po ngayon ay hindi maganda, parang Coke lang, minsan sak, minsan zero, you have to do something. You have to change. Sabi ko nga, nag-change na us, kaya magbago na you. Maraming salamat po. To God be the glory po. Thank you po.